Sonny Pelsa, si Darwin Gatchaliana ng City of Valenzuela sa pamimigay ng tulong sa probinsya ng Camarinesur na isa sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Ginanap ang nasabing pagtitipon sa bayan ng Pili Camarinesur kung saan bit-bit na mga ito ang relief goods at cash assistance kung saan makakatanggap ng 200,000 ang bayan ng Pili, 250,000 naman sa bayan ng Buhi at ganun rin sa bayan ng Libmanan. Magbibigay tayo ng assistance galing po na sa lungsod ng Valenzuela. Amounting to 2 million, no? Bibigyan ho natin yung probinsya and also yung municipalities, mga 7 municipalities po, no? So ito po ay isang maliit lang halaga po, no, kumpara sa pinsalang nangyari, pero gusto namin ipadama sa ating mga kababayan dito sa Camsur na kami po ay nakikiisa, nakikiramay po at hindi natin sila pababayaan. Abot lang ito man ang pasasalamat ni Mayor Tom Bongalonta ng Bayan ng Pili sa tulong na hatid sa kanila ng nasabing opisyal. Kaya kami nagpapaabot, hindi ako lang pasasalamat sa saya. Palaisa ng taukan cash amount na yan, siya mismo nagpahiling na nagpaabot ka sa iyang pakikilimamay pang sa tuyang bagang inamatian na kalamidad na tulong ngayong bagyo. Samantala, plano naman ni Senador Win Gatchaliana mapaimbestigahan sa Senado ang paulit-ulit na malawakang pagbaha sa Northern Luzon katulad ng nangyari sa Cagayan Valley. Isa kasi sa mga sinisisi ngayon ang mga tao ang pagpapakawala ng maraming tubig ng mga dam na siyang nagiging dahilan ng malawakang pagbaha. Alam niyo, paulit-ulit na lang ito, no? Hindi ito yung unang ganitong napakalawak na pagbaha, no? Dulot ng pagbubukas ng iba't ibang dam, no? Hindi lang po umagat, kundi yung iba pang dam na tumama po sa Marikina. At ako personally, gusto ko malaman bakit paulit-ulit na lang to. Ako rin, gusto ko rin pong magkaroon ng isang pagdinig, isang hearing tungkol po dito sa mga pagbubukas po ng tubig sa mga dam natin. Dahil paulit-ulit na to, hindi ito ang umpisa. Undoy, ganito rin po nangyari. Habagat, ganito rin po nangyari. At hindi po pwedeng paulit-ulit na lang dahil marami pong mga ari-arian na sisira at buhay na nabubuwis. Nang tanungin naman siya ng BHTV News team kung napapanahon na ang pagbuo ng Department of Disaster Resilience, ito ang kanyang naging sagot. Ako, kung ako tatanungin niyo po, mas gugustuhin ko pang palakasin ng ating mga lokal na pamahalaan. Ang unang rumiresponde ay itong mga ito, no? Mga mayors natin, mga kapitans natin. At importante na meron silang kakayahan at pondo, no? Kaya kung ako tatanungin, mas gusto ko pa ho palakasin ho sila para makaresponde sila at makatugon kaagad sa pangangailangan ng mga kababayan natin kung meron pong ganitong sakuna. Sa ngayon, hindi lamang sa Bicol Region pupunta ang opisyal. Plano rin ito na makapaghatid pa ng tulong sa iba pang nabiktima ng mga nagdaang bagyo. Para sa BHTV News, Kevin Alba.